Pero si Kim Chu, meron siyang paraan para yung kanyang puso ay maghilom nang wala siyang iba-ibang mga ginagawa. Ang ganda niya magdala. Binura na niya ang mga retrato. Ay, oo. Ni Zian sa kanyang... Let's go! Ito'y hinahangaan ko, yung girl. Kasi alam mo, ang babae kapag ka nabibigo, karaniwan, di ba sabi nila nagpapaputol na buo. Ay, oo. Ang lalaki naman bumibili ng sasakyan. Mm-hmm. Ang ibang babae bumibili ng mga alahas. Pero si Kim Chu, meron siyang paraan para yung kanyang puso ay maghilom nang wala siyang iba-ibang mga ginagawa. Ang ganda niya magdala. At saka nai, eto si Kim, nag-iisip din ito. Eh. Dati napapabalita na maghiwalay sila, meron siyang mga hugot. Pero nung nagdeklara sila ng hiwalay sila, wala na siyang hugot. So ibig sabihin na, ayan, natapos na, bakit pa tayo magsasakit? At saka siya nagtikom ng bibig. Okay. Siguro ayaw niyang makasakit ang kapwa, lalo na ang kanyang ex. Oh, magaling siya mag-handle ng kanyang sarili. Oo, magaling magdala. Oh. At ngayon nga, katulad po ng alam na natin, binura na niya ang mga retrato. Ay, oo. Ni Zian sa kanyang IG. So, eto na talaga. May tuldok na talaga ang kwentong ito. Pero kakaiba sila, ha? Nagkahiwalay pagkatapos ng mahigit na isang dekada. Pero nagpa-followan pa rin sila. Oh. Pero wala nang mga wala nang like. Pero nagpa-followan pa rin. Ano kaya yon? Gusto pa rin nilang malaman na nagaganap sa isa't isa. Siguro na para lang maiwasan na bakit inanpalo. Siguro ang pangit ng paghiwalay niyo. May ganyan. May maganda bang paghiwalay? Pero siguro para lang no hard feelings. Ika nga na hindi ako na hurt. Pero diba? Yung kay Zian, hindi siya nagla-like. Hindi rin nagpaparamdam. At saka sarado ang comment ba? Limited. Sarado o limited? Limited lang, mga ilan lang na, lima. Tapos hindi na makakapag-comment. Oo. At si Kim? Ay, si Kim wala. Wala siyang ganun. Open si Kim. Kasi hindi na rin naman siya nagpo-post tungkol sa kanyang ex. Maganda yung kay Kim kasi, di ba sabi nila, kapag ka indifference na ang nararamdaman mo, tatawanan mo na lang talaga. Yeah. At ganun na siguro ang nararamdaman niya ngayon. At nakatulong naman kasi ang pagpasok nitong si Paolo Avellino. True. Di ba? Na kung saan yan na makikita natin mas marami ngayong picture sa IG ni Kim. Yung magkasama sila. Yes, mga happy moments. Yung taping nila, ganon. Yung mga memories talaga nakalagay na rato. Pero ako hindi naniniwala na love on the rebound si Paolo Avellino. Hmm. Kapag minahal ni Kim si Paolo, galing yun sa puso. Dikta ng puso niya talaga, di ba? Kasi hindi naman mahirap mahalin si Paolo Avellino. Correct. Kaya hindi lang sila makapagbigay siguro ng mga statement ngayon kasi nga baka isipin nila love on the rebound. Tama rin naman yun. Ang maganda kay Kim talaga, tumahimik siya. Pinabayaan lang niya na minsan nga doon sa kanilang programa, hinuhuli-huli siya. Oo, pero ano siya, hindi siya kaya. Mahusay pa siya. Kaya niyang dalhin. Oo, magaling siya. Papalayong kayang-kaya na dalhin yung sa bagay, hindi naman ito ang una. Meron ng nakaraan. Pero lahat naman ng hiwalayan ay masakit. Ay, totoo. Diba? Lahat ng tapos na relasyon yun. Mm-hmm. Hindi maganda. Hindi natin maikukumpara yung mga relasyong nakaraan. Mm-hmm. At saka siguro natuto na rin siya doon sa mga ilang business siya na episode. Diba? Mm-hmm. Ganun talaga. At saka, mahirap magmahal kapag may mga kontra sa likod. Ay, oo. Isa pa yun. Diba? Alam naman natin na maraming medyo hindi sumasang-ayon sa kanilang relasyon ni Zian, lalo na sa pamilya ni Kim. Mm-hmm. Diba? At siguro sa pamilya ni Kim, mas tanggap nila ngayon yung kay, ano, kay... Ay, hindi, yung sa girl. Sa girl niya. Malamang kasi nga, di ba? Oo. At ang maganda pa dito kay Kim, ang gusto ko dito kay Kim, di ba? Nakita mo siya, gusto niya magpakatatag kasi siya ang tumatayong ama't inanay. Ng pamilya. Kaya hindi siya pwede maghinahinaan. Mm-hmm. Di ba? Hindi rin siya magpapakita ng kahinaan, ng kalooban sa kanyang pamilya at sa kanyang mga tagahanga. Dahil baka mamaya maawa sa kanya. Totoo. Di ba? Mahusay lang yun. Magaling si Kim Chu. Maganda siyang ehemplo sa mga kabataan na kapag nabigo, ay nagmumukmuk sa isang lugar at inilalagay ang kanilang panahon sa hindi magandang bagay. Ito hindi. Diba? Laban kung laban. Laban lang kung laban, di ba naman? Kaya kami, saludo kami kay Kim Chu. Yes. Diba? Napaka-positibo. Sa panahon po ngayon, ang dami-dami nang nagaganap sa buong mundo, kailangan natin optimistikong tao. Correct. Yung positibo ang pananaw sa mundo. At isa si Kim Chu sa maaaring nalulungkot din siya. Mm-hmm. Meron ba namang hindi pagkagaling ka sa kabiguan? Oh. Pero, hindi na niya inilalantad pa. Oh, lagi niyang pinipiling maging masaya. Totoo yan. Tayo naman ang magdidikte. Totoo. Diba? Pag gusto natin maging masaya, tayo gagawa ng paraan. Tama. Gusto natin bumagsak ang puso natin at malungkot tayo, tayo pa rin ang dahilan. Diba naman? Choice natin ang lahat ng nangyayari sa atin. Pero ikaw ba, nakikita mo na itong paglalapit nila ni Paolo Avellino ay mauuwi sa relasyon? Maaari, pero hindi pa sa ganitong panahon. Siguro kinikilala pa ni Kim. Kasi pag ang babae nang galing sa ganyang relasyon, di ba, mahihirapan na magtiwala. Mm-hmm. Kaya kailangan buuin niya muna ang sarili niya bago siya humanap uli ng kapalit ng kanyang nagdaang relasyon. Sakto. Ikaw. Diba? Hindi siguro, alam mo naman si Kim pagka ma-in love, di ba? Mm-hmm. Talagang 100% ibinibigay niya talaga mm-hmm. ang pagmamahal sa kanya sa isang lalaki. Kaya kailangan ipapakita din ni Paolo ang pagmamahal para swak silang dalawa. Ah, di ba? Ginanong para makita. Swak ang kanyang sagot. Kaya ako talaga, sumasaludo ko kay Kim Chu. Bibihira ang mga babae na napaka-positibo pagkatapos ng hiwalayan, pagkatapos ng kabiguan. Magandang ehemplo si Kim Chu. Palakpakan naman, palakpakan natin si Kim Chu. Ayon pa sa official report na inilabas ng Philippine Stars sa kanilang official website and quoted. End of love story, Kim Chu confirms split with Zian Lim. Manila, Philippines, just 2 days before Christmas, Kim Chu confirmed rumors that she and her longtime boyfriend Zian Lim had broken up. Kim confirmed the breakup on Instagram earlier this evening by posting black and white photos
of her and Sian from their past troubles. End of love story. It took me a while to say this until today. We owe our supporters the truth that we also respect each other's time of healing. In a relationship, love is always a significant factor. But sometimes, love is not enough, the actress wrote. She continued, we shared more than a decade of love, each other's support system, and many beautiful memories. Kim said that it was her and Sian mutual decisions to transition to a relationship that they hope would be a lifelong friendship. We thank all our followers for their love and support, but not we ask you to be appreciate our honesty and give us the privacy we need as we begin new chapter of our lives. To all our supporters, maraming salamat for all the love and understanding, she said. To end up her post, she thanks Sian, who she fondly calls C, for the almost 12 years of beautiful memories. She said that Sian will always have a place in her heart. She also thanked him for showing her what love is. As we close this chapter, I ask for everyone's kindness and respect. I hope this clears everything as we all move forward with our lives, she ended. To her Instagram post on Saturday, rumors were rife that she and Sian were among the couples headed to split bill. Sian recently sparked the interest of the public when some internet users noticed her YouTube channel was devoid of any content that featured him and Kim Chu. Their old videos were no longer seen on his channel. Sian has not confirmed their breakup on his social media accounts as of this writing. Let's give it a rest. Kim Chu asked for respect after Sian Lim breakup. Manila, Philippines actress Kim Chu broke her silence regarding her split with Sian Lim, who has been taken in recent weeks about the relationship that they confirmed had ended last December. Kim has been avoiding media questions regarding her breakup with Sian, but finally reacted to the issue in an interview with ABS-CBN News. The actress reiterated that she wants a fresh start and beginning this year as she did not want to dwell in the past. Parang yung post ko nung December, sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito, Kim said. Pero parang ang dami pa rin parang hindi naman siya mapag-uusapan. No one's lighting the fire. Kim hoped Sian would no longer discuss their 12 relationship. It ended, the journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama yung loob ko. Kasi paulit-ulit na lang. Let's give it a rest and let's leave respect to each other, Kim added. With the media outlet noting she was on the verge of tears. Earlier this week, Sian claimed he and his loved one have been receiving death threats since his breakup with Kim and observed the circulation of false accusations and lies. It's gotten out of hand na, and that's just the painful part of it, the actor said. Sian is currently dating film producer Iris Lee, whom he confirmed he is not yet married to or living with, and only began dating after parting ways with Kim, end quote. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang kakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!